Mr. President, I truly believe in your call for unity because if there is unity, there is strength. And we can only progress as a nation if we unite as one. So I call on all Camarinenses, I call on all Bicolanos, let us unite under the leadership of our President because his success is our success. Ang tagumpay ng ating Pangulo ay ang tagumpay ng bawat Pilipino. Mga kapatid, gusto ko pong ipaalala sa inyo na kung hindi po kay dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos na ngayon ang Pangulo ng ating bansa, nahati na po ang ating probinsya. Siya lamang po ang kaisang-isang senador noon na nakipaglaban, nanindigan upang hindi mahati ang Camarines Sur. Our President has always believed in the power of unity. He wanted our province to remain united. He wants our country to be united. Maraming kalamidad din po na napagdaanan ang ating probinsya na nagbigay po ng tulong at personal bumisita po ang ating Pangulo. Kahit wala po siya noon sa pwesto, tumulong siya at bumisita. Kagaya po ang pagbisita niya sa ating probinsya matapos ang pagdaan ni Typhoon Niña noong 2017. Isang karangalan po ang pagbisita niyo ngayon, Mr. President. That is why, for all that you have done for the province of Camarines Sur, as a way of expressing our everlasting gratitude for all that you have done, Mr. President, please allow me to present to you the resolution by the Sangguniang Panlalawigan of Camarines Sur declaring you, Mr. President, as the adopted son of Camarines Sur. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.